Minuto ng Umaga. Salubungin ang panibagong sigla at pag-asa. Alamin ang mga may init na isyu ng sambayanan. Mga balita at kwentong dapat abangan. Ratsyada sa Umaga. Narito ang raratsyada ng inyong umaga. Drew Nacino. Hoy! Magandang morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Gising na ho ba kayo, mga katodos? Ngayon po ay araw na ng TBT Throwback Thursday. Ngayon po ay November 17, 2022. 38 days na lamang po bago sumapit ang Pasko. Nagbabalik po yung lingkod, Drew Nacino. Makakasama po ninyo hanggang alas 6 po tayo ng Ratsyada sa Umaga! Tapos nga po, balitang todong lakas ni Nahaya Ledovico at Jelly Mendez. Atin naman pong silipin ang ilan pa ho sa mga rumaratsyada pong mga balita. Mga paksa po ngayong araw na ito ng UABE! 20 pesos na kada kilo ng bigas, abot kamay na ng mga Pilipino ayon kay Pangulong Marcos. 38 araw bago magpasko, pagbigat ng daloy ng trapiko sa EDSA, asahan na! As usual, nirebisa namang listahan ng holidays, inilabas na ng palasyo, mas maraming long weekend, asahan na sa susunod na taon. Dami yan. COVID-19 allowance ng mga healthcare workers, posibleng maipamahagi na bago magpasko. At eto ho, full online classes sa second semester simula sa school year 2022-2023 sa college, ipinagbawal na ng CHEP. Alam ko yan sa mga paksa po na ating pong dapat tatalakay, dapat pong pulsuhan ngayon pong araw na ito ng Webes, November 17, 2022. Sa oras po na 3 minuto, makalipas na ang alas 5 na po ng morning. Magandang umaga nga pala sa mga kabubukas pa lamang ho ng kanilang po mga talapitan. At sa walang sawa pong sumusubaybay sa ating pong himpilan, yung mga yan, mga mamang chuper. Lalo na po yung mga taxi driver, yung mga isnaberong taxi driver. Unahin na natin yung mga isnaberong taxi driver. At syempre, yung mga estudyante ko natin, ha? Yung mga magsisipasok po dyan sa University Belt. Gising na! May pasok na ho kayo, mga katodos. At yung atin naman pong mga kababayan sa iba yung dagat, good morning, good evening, good afternoon po sa inyong lahat. Sila po ay mga nakatutok sa pamamagitan po ng ating pong official website, www.dwic882am.com. Yung ating pong Facebook live streaming, type nyo lamang po, search nyo po yung DWIC882 at sa YouTube. Search nyo po yung DWIC882. At click po ninyo yung bell button, like, share, and subscribe para po kayo makatanggap ng mga notifications mula po sa yung pilang may todong lakas. At good morning din po sa mga nakatutok po sa IZTV Digital Free TV Channel 23 na mapapanood nyo rin po sa pamamagitan ng Sky Cable Channel 72 at TV Plus Channel 27. Available din po kami dyan sa mga nabanggit po natin na mga channel. 72 sa Sky Cable at 27 sa TV Plus. GMA for the Box at Sulit TV, mapapanood nyo rin po kami. Good morning din po sa mga nakikinig naman po sa kanila po mga talapitan sa pamamagitan ng DWIC Mega Manila, DWIC Dagupan at DWIC dyan po sa Palawan at sa mga kapatid po nating himpilan via home at RPN radio stations nationwide. Sadaan po na natin ang mga balita mula sa labas ng himpilan. Metro Patrol Report. Natin ang Kamanava. Magandang morning mula ko dyan sa Kangkalu. Beth Samson. Beth! Good morning, Drew. Pinangunahan ni Caloocan City Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o PESO ang paglulunsad ng kadiwa ng Pasko sa magkatuwang na pakikipagsapalaran ng lokal na pamahalaan at ng Department of Agriculture kahapon sa Caloocan City Hall North. Ang kadiwa ng Pasko ay pop-up market ng mababang presyo ng mga kalakal, mga leather products at iba pang produkto na nakalinya sa inisyatibo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magtatag ng nasabing rolling stores sa bawat barangay sa bansa upang matulungan ang mga magsasaka at ang mga mangangalakal na makapagtaguyod na mabenta ang kanilang mga produkto sa mababang halaga. Layo ng punong ehekutibo
na mabigyan ng plataporma ang Pilipinang mga lokal, lalo ngayong holiday season, at ibaling ang atensyon ng mga kababayan sa mga produktong sariling atin at murang pagkain at pangregalo ang hatid ng kadiwa sa Pasko. Sinabi naman ni Peso Officer in Charge, Ms. Violeta Gonzalez, na ang proyektong ito ay may layuning makatulong at makakita ng alternatibong paraan para sa kanilang pangangailangan, lalo na at tumataas ang mga bilihin. Ayon pa rin kay Gonzalez, ang bigas sa kadiwa, 25 pesos kada kilo, at ang asukal naman ay 70 pesos o 70 pesos per kilo. Ilan sa mga ngalakal ay ang Mama Agnes Enterprise, Azulis Bag Collections, Ellie Knows Enterprises, Kamsi Trading at SBM Herbal Soap. Dagdag pa ni Mayor Along, magkakaroon din ang kadiwa ng Pasko sa Caloocan City Hall South na nakatakda sa araw ng Biyernes, November 25. Metro Patrol Beth Samson nagulat para sa hindi lang na ito ng lakas. DWIZ. Patsada! 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 Kasabay ho yan nung launching ho ng kadiwa sa Mandaluyong City na pinangunahan po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat, Beth Samson, mula ho dyan sa Kangkalu. Tayo naman po ay magtungo sa lalawigan ng Bulacan. Magandang morning, Kakang Louie, Brother Louie Angeles! Yes, magandang umaga, Kaka. Marami ng mga Bulakenyo ang makikinabang sa serbisyong medikal makaraang pasinayaan ng pamalampalalawigan ng Bulacan ang sa panguna ni Governor Fernando, ang bagong outpatient department ng Bulacan Medical Center sa isang programa na isinagawa sa bagong OPD building na matatagpuan sa Bulacan Medical Center Compound, Barangay Ginhawa, dito sa Lalawigan, sa lungsod ng Malolos. Pinondohan ng Department of Health sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program ang dalawang palapag na gusali na may tinatayang halaga na 49 million para sa lawak na 684 square meters sa unang palapag at 612 square meters sa ikalawang palapag. Sinabi naman ni Provincial Health Officer Dr. Jordis Marus Caselis, tabukas ang bagong outpatient department mula Lunes hanggang Biyernes ng ikawalo ng aga hanggang kalima ng hapon, na may kapasidad na tumanggap ng 300 hanggang 400 pasyente bawat araw tuwing Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 naman ng hapon upang maghatid ng serbisyo na limitado sa internal medicine at pagtanggap ng tahi ng pamalaan sa bawat pasilidad ng OPD section at department head ng BMC sa kanilang family planning. Yan ang update mula rito sa Lalawigan ng Bulacan, Metro Patrol, Louie Alis Nubilat, simple lang may todong lakas, DWIC. Salamat ka kang Louie Angeles mula ho dyan sa Lalawigan ng Bulacan. Matapos po ang Metro Patrol, tayo naman po ay magtungo sa ating mga IC Patrol Reports! DWIZ Patrol Report. DNR hiningan ni Senadora Lauren Legarda ng detalyadong report hinggil sa mahigit 1.8 billion pesos. Dami nun, mga puno na itinanim o naitanim simula 2011. Ang pag-uulat mula kay Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Hiningan ni Senator Lauren Legarda ang Department of Environment and Natural Resources ng detalyadong report ukol sa mga puno na umano'y naipatanim nito sa ilalim ng National Greening Program mula noong 2011. Sa budget deliberation ng panukalang budget ng naturang departamento, sinabi ng DNR na mula 2011 hanggang ngayong taon, 55 bilyong piso ang naging pondo ng National Greening Program o NGP. 1.855 billion o manong puno ang naipatanim sa mahigit 2.2 million na hektarya at average na 78% ang survival rate ng mga puno. Sinabi ni Legarda na hangad niya na accurate ang 78% na survival rate dahil ibaan niya ang report na nakakarating sa kanya noon. Ukol dito, hiningi ni Legarda sa DNR eksaktong lokasyon ng mga puno
kung anong klase mga puno ay tinanim at kung paano yon pinakikinabangan ng mga komunidad dahil hindi lang anya reforestation program ang NGP kung hindi para na rin magkaroon ng pagkakitaan ang mga tao. Sinabi naman ni Senator Cynthia Villar, ang siyang sponsor ng panukalang budget ng DNR, na handa ang departamento na magbigay ng mapa ng lokasyon ng mga puno dahil mayroon silang drone at satellite technology. Sinabi rin ni Villar na pinakaltasan niya ng kalahati ang 2.3 billion pesos na budget ng DNR para sa greening program para sa susunod na taon. Dahil ang kalahati ay ililipat na lang sa pagbabantay at pagpapatanim ng puno sa mga deklaradong protected areas para klaro ang adres ng pagtataniman ng puno at nang ito'y mapabantayan. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nuglit sa impilang metodong nakas sa WIZ. Salamat, Shelly Ortega Bueno. Ito pa, isa pang balita pa rin mula ako sa labas ng impilan. Kawalan naman ang transparency at accountability ng OPAP sa decommissioning ng MILF combatants. Tinuligsa ng isang kongresista. Ito natin kung sino ang nagsabi niyan. Patrol Day 17, Jopel Peleño. Binanatan ni Late Representative Richard Gomez ang Office of the Presidential Advisor on Peace Reconciliation and Unity o OPAP-RU dahil sa kawalan ng transparency and accountability sa decommissioning ng Moro Islamic Liberation Front o MILF combatants sa ginanap na House briefing ukol sa state of the process and peace order situation sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM, sinabi ni Gomez na dapat na mas naging mapagbantay ang OPAP-RU sa pagbibigay katiyakan na hindi madedihado ang pamahalaan sa pagpapatupad ng normalization track ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng MILF. Ayon sa Solon, napakahalaga na magkaroon ng accountability sa disbursement ng government funds dahil hindi maaaring basta na lamang maglaan at maglabas ng pondo nang hindi nalalaman kung sino ang mga tatanggap ng suporta at kung sino ang nag-avail ng decommissioning program ng pamahalaan. Giit ng kongresista, bilang mga mambabatas at public leaders, mandato nila na suriin kung paano ginagasta ang mga government funds at kung makabubuti ba sa pamahalaan ang mga ginagawang paggasta. Tinuligsa ni Gomez ang OPAP-RU matapos nitong aminin na wala silang listahan ng mga kombatant na nagbaba ng kanilang armas at nagbalik loob sa ating gobyerno. Dagdag pa ng mambabatas, daan-daang milyong piso ang inilalaan ng pamahalaan para mapabuti ang pagbabalik sa normal na pamumuhay ng mga decommissioned kombatant. Ngunit nakapagtataka aniya na walang hawak na general list ng mga surrendery ang OPAP. Are you? Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa impilang may padong lakas, DWIZ. Salamat, Chopel Peleño. Iabol natin ang isa pang pag-uulat. Air Asia magdaragdag daw ng biyahe sa Hong Kong. Kabuan ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Magdaragdag ng biyahe ang budget airline na Air Asia sa bansang Hong Kong. Ito ang ipinahayag ni Carlo Carongoy, ang tagapagsalita ng Air Asia Philippines. Sinabi nito na sa kanilang pag-ugnayan sa Department of Migrant Workers, may git sa 100,000 mga OFW ang bumabiyahe sa Hong Kong, lalong-lalo na sa panahon ng Kapaskuhan at umaabot na sa 70% load factor na siyang senyales na tumataas ang bilang ng mga bumibiyahe sa nasabing bansa. Kung kaya't sa buwan ng Disyembre o simula sa buwan ng Disyembre ay magdaragdag ng bilang ng biyahe ang Air Asia Philippines sa Hong Kong. Raul Esperas, Patrol 45, Nagula sa Pilmay Todo Lucas, DWIC. Salamat sa ating mga IC Patrol reporters. Oras po na 16 na minuto makalipas na ang alas 5 na ng morning. Ratsada!
Hagingan ko lang to, may mga bumabati dito. May pagbati si Mon Samson ng Manila Bulletin ng kanyang kahapon pa pala ito. Ayan, belated happy birthday sa kay Ferdy Samson. Kahapon yan, November 16. Happy 61st birthday sa kapatid ni Mon Samson. Happy birthday po sa inyo. At si Jaylon, Jaylon, good morning din. Maupay na aga. Marami pong salamat sa inyo pong pagtutok sa bilang may todong lakas. Mga katodos, dito ho tayo maya-maya ay pag-usapan natin ito hong transportasyon. Ano? Dahil kahapon ba o noong Tuesday? Tuesday. Ay nagkaroon na po ng hearing, sinimula na nga po yung hearing kaugnay po doon sa hinihirit po na surcharge kapag rush hour nito pong mga jeepney at bus operator. So ang next hearing pa ho, kasi nung Martes natapos na, ang next hearing by Feb pa. So ang concern po ng mga mamang chuper, mga operator, habang tumataas po ang presyo ng mga produktong petrolyo, lalo na yung diesel, paliit na rin ho ng paliit ho yung kita nila. So, ilang buwan pa bago yung Pebrero. So, dalawang buwan pa. So, ano na ang kikitain nila pagdating ho dun? Pagdating ho nung panahon na yun, ano, pagsapit ho ng Pebrero. Sige, subukan ho natin makakuha po ang panig ho ng mga taga-sektor ho ng transportasyon, maya-maya lamang. Dito ho muna tayo sa, ito malapit-lapit ho sa Sikmura mga katodos, dahil kahapon yan, meron na po, yan binanggit na nga ni Beth Samson yung kadiwa. Kahapon nga po, ang pahayag po ni Pangulong BBM, malapit na raw hong makamit ng bansa. Abot kamay na raw ho ang inaasam-asam ho natin na 20 pesos ho na kada kilo ho ng bigas. Ito ang inihayag ni Pangulong Marcos nang pangunahan nito ang paglulunsad ng kadiwa ng Pasko Project dyan sa Mandaluyong. Gayunman, aminado ang punong ekotibo na marami pa hong prosesong kailangan pagdaanan para humakamit yung mababa murang presyo ho ng bigas. Muling iginit ng Pangulo na hindi mapipigilan, yun na nga, hindi mapipigilan ho ang pagtaas ng presyo ng bilihin dahil hindi naman anya ito kontrolado ng pamahalaan. Palapit na tayo doon sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero dahan-dahan lang, aabutin din natin yan. Pero marami pa tayong gagawin, pero ang dami pang nangyayari. At wala naman tayong magawa dahil yung pagtaas ng presyo ng bilihin ay hindi naman nanggaling sa ekonomiya natin. Nanggaling yan sa mga pangyayari sa iba't ibang lugar na hindi naman natin makontrol. Tinig ho yan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Junior. Actually, doon ho sa kadiwa, 25. Mura ho yun, mura na ho yun. Saan ka pa makakita nun? 14 ho na lugar, meron pong mga kadiwa market, no? So, kadiwa stations, no? Sa madaling sabi. Doon po mabibili yung mga mura po na, yeah, kagaya po ng bigas, mga mura pong bilihin, murang gulay, at kung ano pa yung mga agricultural products na nakalatag po doon. So, sa 14 ho na lugar. So, pili lang. So, ang target ho, madagdagan pa yan at maservisyuhan pa ang ilan pa ho nating mga kababayan. Lalo na ho doon sa mga talagang dito sa Metro Manila, di ba? Marami-rami yung mga kababayan din ho natin na talaga naman naghihigpit ho ng sinturon. At suportado naman din ho ng grupo po ng samang industriya ng agrikultura o SINAG. Yung target nga po, pangarap ho natin, no? Pangarap ho ng bawat isa na mapababa ho ang presyo sa 20 pesos ho na kada kilo ho ng bigas. Ito nga po ay kasunod ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ng kasabay ho ng kanyang inulunsad nga po na kadiwa ng Pasko sa 14 po na lugar sa bansa, kabilang na nga po sa Mandaluyong City kahapon. Una na nga inihayag ni Pangulong Marcos na marami pa nga hong kailangan gawin, pero unti-unti lamang ho nating aabutin yan. Yung pangarap ho ng mga Pilipino na maibabaho sa 20 pesos ang kada kilo ho ng bigas. Inihayag naman po ni SINAG Chairman Rosendo So na posible pong mangyari yan kung mapapalakas ng gobyerno ang
production po natin ng palay at maibaba nga po ang presyo ng pataba at krudo. Yan po ay mga crucial na bahagi po para po mapalakas po ang produksyon. Yung fertilizer at yung pong krudo. Kung wala ho yan, maapektuhan po ang produksyon po natin ng pagkain. Lalo na po ito pong palay, itong bigas. Dahil essential ho yan, mga katodos. Dahil majority ho na mga Pilipino ang kumukonsumo po ng bigas. Kahapon nga po, nandyan din po si First Lady Lisa Araneta Marcos sa may Paranaque City naman po. So, nakiisa din po siya sa pagbubukas po ng proyekto. Ito pong ang pamilya na, yung pamilya po ng Punong Ekotibo sa Paranaque, si Presidential Son, Representative Sandro Marcos sa Quezon City Hall naman po. Habang nasa San Juan po si Simon Marcos. Dahil po dyan, mabibili na ho sa kadiwa ng Pasko Stalls ang 25 pesos nga ho na kada kilo ho ng bigas. Yung mga mabebenta po produkto, kabilang na po mga gulay, prutas, o asukal. Sa mga naghahanap po ng asukal, mabibili na ho yan ng bagsak presyo sa mga kadiwa stores. Samantala, alamin ho muna natin kung ano ang magiging lagay ng panahon. Narito na ang lagay ng panahon. May bagyo ba? May bagyo ba? Meron? Wala pa. O anong sama ng panahon ang nagbabanta sa ating pong bansa? Nasa kabilang linya ho natin si Ginoong Benison Estrella ng Pag-asa. Magandang morning, Benny! Good morning po, Sir Drew. Sa ngayon po ay magiging maulan sa malaking bahagi po ng bansa dahil sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. So ito po yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin mula sa Northern and Southern Hemispheres. Along this intertropical convergence zone, meron po tayong low pressure area. At ito yung minomonitor po natin sa nakalipas na 12 oras. But the low pressure area bahagyang bumaba at lumabas ng ating area of responsibility. These two weather systems po ang siyang magpapaulan sa Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, Bicol Region at Palawan. So asahan yung kalat-kalat na wala ng thunderstorms na posible pa rin magdulot ng flash floods at landslides. Dito naman sa Silangang pati ng Luzon, merong epekto pa rin ng shear line o yung linya naman kung saan nagtatagpo o nagbabangga ang mainit at malamig na hangin. Asahan pa rin ang mataas na tsansa ng ulan sa Quezon, Aurora, Isabela at mainland Cagayan. Mag-ingat din po sa posibleng flash floods at landslides. For the rest of Luzon, kabilang ang Metro Manila, gayon din ang Western Visayas, umaga pa lamang may tsansa na ng mga pulupulong pag-ulan, but for the rest of the day, it's partly cloudy to cloudy skies at meron din tsansa ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. For Metro Manila, temperatures from 24 to 33 degrees Celsius at wala pa rin tayong nakataas na gale warning or babala sa matataas na mga alon. Sunrise natin is 5:58 in the morning at ang sunset is 5:24 p.m. Yan mo na latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Benny Estareja, good morning po. Maraming salamat si Benny Estareja mula dyan sa Pag-asa. Magandang umaga sa inyo dyan sa Pag-asa. O yan ha, so ITCZ ang naka-apekto lalo na ho dyan sa southern portion ho ng bansa. Alright, at dahil 38 days na lamang ho bago ho sumapit ang Pasko, expect na ho natin, actually kahit tanghali po, kahit tanghali, traffic pa rin. Parang walang oras yung traffic, lalo dun sa mga bandang, EDSA, yan, yung mga bandang EDSA Bakla, EDSA Pasay, yan, Monumento, or sa may Balintawak, yan. Posible nga raw hong bumigat pa ho ang daloy ng trapiko habang papalapit ho ang Pasko, lalo sa EDSA. Ayon ho yan sa MMDA, ito ayon ho kay MMDA Director Noemi Recio, habang papalapit nga po ang Pasko, kung saan nananatili pong mabilis ho ang daloy ng traffic sa EDSA kung ikukumpara ho sa pre-pandemic period. Okay? May pagbagal ho ng daloy ng trapiko. Malaki anya ang naitulong ng pagkakaroon ng sariling linya at mawala sa EDSA ang mga city bus. Ah, okay. So, medyo bumilis nga. Yung pagbigat, habang papalapit ho ang Pasko, mararamdaman ho yan. Sabi ni Ms. Noemi Recio. Base ho sa huling monitoring ng MMDA, 24.66 km per hour ang average po na itinatakbo ng mga motorista ngayon sa EDSA.
northbound ho ito ha, habang 20.39 kilometers per hour naman sa EDSA southbound. Magkaiba ho yan. Ito anya ay average speed ng mga sasakyan sa umaga at hapon at patay na oras mula pa noong Setyembre ng ngayon hong taon. At hindi na nga ho maaaring mag-leave ito hong mga pulis mula December 15 hanggang January 10 sa susunod ho na taon. Kasi kabilang din, kahit yung mga traffic enforcer din daw ho ha, ng MMDA, naku, magdaragdag din daw ho ang MMDA ng mga traffic enforcer. Pero ito ho mga lespo rin ho natin, magiging katuwang din ho yan, lalo na po yung HPG, ano? Alinsunod ho sa kautusan ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. Yan po, upang matiyak ang maximum deployment ho ng mga pulis para ho sa seguridad sa nalalapit ho na holiday season. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, kasunod na rin po ito ng, of course, nalalapit nga po na yan, holiday rush. Maging yung mga pulis po na naka-assign sa administrative duty, required na po sa pagsasagawa po ng patrol, magpapatrol na rin ho sila para ho paigtingin ang police visibility, lalo na po sa mga mall. Paliwanag dito sa ganitong panahon kasi tumataas ho ang krimen, yan, lalo na ho yung pagnanakaw dahil po sinasamantala ng mga kriminal yung pagsa-shopping at kahit yung mga nagwe-window shopping ha, mga tao habang nalalapit nga po ang Pasko. So, yan, yung mga, actually, nag-start na iba. Doon sa Divisoria, yan, marami-rami dyan. Pasikip ng pasikip, ha? Dahil paramiho ng paramiho yung mga tao na namimili. Ha? Good morning, yan, good morning. Ito, mga nakapamili na ho ba kayo? Yan, si Roberto Briones, good morning din po sa inyo. Roberto Villegas. Si Jen dyan, good morning din po sa inyo. Si Roberto Villegas, binabati ho niya si Jennifer Villegas. Si Roberto Clemente, good morning po mula ho sa Kalumpit, Bulacan. Marami pong salamat ho sa inyo. At si Benjamin Villones, good morning po sa inyo mga katodos. Mga nakatutok po ito sa YouTube, napapanood po tayo sa YouTube. Ah, maraming salamat din po. Ayan, ito yung mga kababayan din ho natin sa Ibayong Dagat. Sila po ay nakatutok naman sa pamamagitan po ng Facebook live streaming. Aha. O ito, maidagdag ko lang pala, no? Doon pala sa daloy ho ng trapiko, by December pala, mga katodos, ay magbubukas na po ito pong unang portion po, no? Yung first 8 kilometer portion po ng NLEX Connector Road mula po sa may EDSA, sa may C3 5th Avenue sa Caloocan hanggang sa may Espanya Boulevard dyan po sa lungsod ng Maynila. Sa December na po yan, ano? So kahit paano, medyo maiibsan naman yung pagbigat ho ng daloy ng trapiko, lalo na po yung mga nagpupunta po sa North at Central Luzon, yung mga nagbabalikan ho sa Metro Manila, lalo na ho yung mga truck, yung mga malalaki hong truck. So expect na po natin na magbubukas ho yan, ano? Good morning din kay Charlene Ibonia and to all listening news and watching. Si Ramon Abadillo mula ho dyan sa Santa Rosa, Laguna. Marami hong salamat sa mga taga Santa Rosa, Laguna. At si si Nelson Malinao, good morning din kay Alfredo Empredo, Arturel, JS Jalon, si Gary Ramos at si Hazel Kutamora. Magandang umaga po sa inyo. Si Erna Socias, si Gary taga Malabon lang ito. Si Marcito Mapili, good morning din po sa inyo mga Gilbert, si Gilbert Jacinto po. Wala po dyan, kababayan po natin dyan sa Nueva Ecija. At si Flor Delis Espadilla, Merlin Yetes at si Bong Rivera at si Lydia Pacheco. Marami pong salamat sa inyo mga katodos. Magbabalik ko tayo makalipas lamang ilang mga paalala oras. Ganap na ang alas 5:30. Kasama si Bruna Sino. Alright, tayo po ay nasa ikalawang bagay na po ng palatuntunang Rachada. So umaga hanggang alas 6 pa rin po tayo. Ito pa rin po yung lingkod. Bruna Sino sa oras po na 5:34 in the morning ngayon pong araw na ito ng Webes, November 17, 2022. Sa mga nagtatanong po, ito ho yung inilabas po, revised po ito na holiday. Listahan po ng mga holiday. Actually, kahapon po ito inilabas. Though pinirmahan ho ito November 11 pa, pero kahapon lamang ho inilabas.
Sa mga nagtatanong po, next year, ano nga daw ba mga asahan ho natin na mga holiday? Marami pong mga long weekend next year. Sana nga po yan sa susunod taon, matapos nga po yung inilabas sa Malacanang ito pong nirebisa na lista ng regular at special non-working holidays. Ilang pecha po dyan, pinalitan ho yan ni Pangulong Bongbong Marcos para humapahaba pa yung bakasyon at makatulong ho sa ekonomiya. Alinsunod ho yan sa Proclamation No. 90. Idedeklara pong regular holidays. Makinig ho kayo ha. Ang bagong taon, January 1, araw ho yan ng Linggo. Huwebes Santo, April 6. Biyernes Santo, April 7 hanggang April 10. O araw ho ng kagitingan na papatak ho yan Lunes. Kahit mahaba ho bakasyon eh. Labor Day ho, May 1. Independence Day, June 12. At National Heroes Day, August 28. Na pawang nagkataon ho na Lunes. Kaya't mahaba rin ho ang weekend ho ng mga manggagawa. Aba, biruin mo. Sa Mayo, sa Hunyo at sa Agosto. Akalain mo. Long weekend nila. Ginawa naman hong November 27. Ito, makinig ka, winner ha. November 27, Bonifacio Day. Yan po ay para ho magkakaroon ho ng 3-day long vacation ho ito, hindi long weekend. Ano yan eh, Webes kasi November 30. Ipit daw ho kasi yung Webes. Kaya ginawang November 27. Oh, 'di ba? Holiday economics yan ha. Long weekend pa rin ho ang Pasko. December 25, papatak din ho ng Lunes. Lunes, Pasko. Kasi yung Friday, December 23, December 22, ayan, Friday yan, no? So, 23, 24, ayan. Haba-haba ho ang bakasyon, ha? Eto naman, ho, papatak din po ng Lunes yung December 25. Habang yung Sabado po, Rizal Day po yan, December 30. Special non-working days naman po ang EDSA People Power Revolution, Feb 25 ho ito, ha? Sabado ho yan. Sabado de Gloria, April 8 ho yan. Magkasunod din po ang bakasyon sa All Saints Day at All Souls Day, November 2, Webes. Bali, yung Miyerkules, Webes, wala hong pasok. Magkasunod yan. Feast of the Immaculate Conception of Mary Immaculada. Pista Immaculada yan, ha? December 8 naman ho yan, Biyernes. Wala hong pasok. At huling araw ho ng taon, December 31, nagkataon ho, Linggo. So, January 1, walang pasok. Aba, ang haba ng bakasyon nila. Akalain mo. Ang bagong taon naman po, papasok ho kasi ng Linggo sa 2023, kaya't nagdagdag po ang Pangulo ng special day sa ikalawang araw ho ng taon. So, January 2, para ho mas marami hong mapahaba pa ho yung oras natin ng mga nila, ng mga nakikinatin ako. nila para humapahaba ang oras nila nakasama ang pamilya at least, di ba? Oo. At least walang traffic, di ba? Oo. Tsaka makakaiwas ka sa mga iniiwasan mo, Wener. Kapag Pasko, alam mo na 'yung iniiwasan mo. Kaya nga gustong-gusto natin naka-duty nila. Grabe pa naman si Wener, may mga benepisyaryo itong Wener's beneficiaries ho yan, ha? So, ang daming long weekend ho, ha, yung mga nabanggit ho natin. Special non-working holidays at regular holidays po, grabe, no? Pero okay, itong taon lang na nagkataon na magkaiba yung November 1 at November 2. So next year, November 1 at November 2, ginawa na hong special non-working holiday po ni Pangulong BBM. Kasi itong nakaraang undas, November 2, may pasok na. So next year, November 2, wala ho ulit pasok. Ayan. Alright, dito ho tayo, usapang pangkalusugan mga katodos. Pero sana next year, wala na rin ho itong COVID-19 for Diyos por Santo. Posibleng matanggap na nga ho na mga healthcare worker yung kanila pong COVID-19 na allowance, COVID-19 benefits, yan po ay tinatawag din po na Health Emergency Allowance o HEA sa Disyembre. Umaasa po
si DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na maibibigay ang allowance bago mag-Disyembre a 25 upang kahit paano ho ay maging maligaya ho ang Pasko ng atin hong mga healthcare workers. At ayon ho kay Vergere, lumiham na ho sila, nagpadala na ho sila ng request sa Department of Budget and Management para ho sa karagdagan 27 billion pesos. Para ho yan sa yung nasasaklaw ho yan sa mga nalalabing buwan na hindi nabayaran ang HEA. Nakikipag-ugnayan na rin anya ang DOH sa DEBM para ho ma-release, para ho sa pag-release na ganasabi yung pondo. Hanggang nito pong Oktubre, aabot na po sa 11.5 billion pesos ang natanggap po ng DOH para po sa allowance, o naipamahagi na po nila na allowance sa mahigit 1.6 milyong healthcare workers simula Enero hanggang Hunyo. Malaki-laki na rin ho yan, ha? Pero sana maibigay na bago ho mag-Pasko para man sila ay ganaganahan. At speaking of COVID-19 na cases ho, mga katodos, kahapon po, karagdagang 810 COVID cases po ang naitala sa bansa. Ang pinakamababa po na daily COVID-19 tally sa nakalipas ho na halos 2 linggo. Dahil po dyan, sumampa na sa 4,020,900 ang total caseload, habang bumaba po sa 18,824 ang aktibong kaso na naitala po ng DOH. Tumungtong naman sa 3,937,000 ang recoveries, habang bagyang umakyat sa 64,432 ang death toll. Nangunguna pa rin ho, special na special pa rin. Special mention, National Capital Region sa may pinakamaraming kaso na 2,945 sa nakalipas ho na 2 linggo. Sinundan ho ng Calabarzon, 1,772, Western Visayas, 1,413, at Central Luzon, 1,046. Tulama tayo labig siyam na minuto bago sumapit ang ganap na alas 6 na ng morning. Tanggap po tayo na pag-uulat mula sa probinsya. Ronda, probinsya! Ito natin ang Ilocos Norte na magabigat manang Ronald Gabsat Idol Domingo. Yes, may bagmet na bigat, Gabsat Drio. Inaasang darating dito sa Ilocos Norte ang 700 diika para sa centennialing program ng Ilocos Norte. Ito ang inihayaga ni Provincial Veterinarian Dr. Lloyd Abrenzuela na 700 ang mga diik na inaasang sabay-sabay na darating. Sinabi niya na ang mga ito ay mula sa Green Zone sa Cebu, at sa ngayon ay mahigpit na binabantayan ang mga ito hanggang sa matapos silang isa sa ilalim sa pagtuturi na kagaya ng nilalaman ng centennialing program ng Department of Agriculture. Ayon sa kanya, matapos mapatunayan na malusog ang mga nasabing diit ay maibibigay na sa mga lugar dito sa lalawigan na sasailalim ng centennialing program dito sa lalawigan sa sandaling makapagpahinga na ang mga ito. Samantala, ipinalampa ni Dr. Valenzuela na hinintay na lamang ang opisyal na pagdeklara sa isa pang bayan sa Ilocos Norte, lalong-lalo ang bayan ng Pasukin na nasa yellow color coding ng African Swine Fever, OSF. Sinabi pa niya na base sa resulta ng isinagawang pagsuri sa laboratorio ay naging clear naman ang nabanggit na bayan mula sa ASF. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sa pilang may tudong lakas, DWIZ. Maraming salamat si Manong Ronald Idol Domingo ay Jay Locos Norte. Nagyaman na ka Manong Kabisat Ronald. Sa mantala, dako po tayo dito sa iba pa hong mga may init po na issue, mga paksa po ngayong araw ho na ito ng Webes. Hindi na rin ho papayagan ng Commission on Higher Education o CHED na magsagawa ng full online classes para ho sa second semester ng school year 2022-2023. Ito'y batay ho sa inilabas sa bagong guidelines ng CHED. Nagbabawal na po yan nang walang pahintulot ho ng komisyon. Ayon sa CHED, maaari pong magbigay na lamang full on-site learning o hybrid learning modality po sa mga estudyante. At
Dahil po dyan, kailangan na pong bumalik ang mga mag-aaral sa campus. Gayon man, papayagan naman magpatuloy ang online classes ng open and distance learning institutions tulad ng UP Open University at PUP Open University System. Samantala, balik na rin sa full face-to-face classes ang on-the-job training, mga aktibidad ho ng National Service Training Program at mga laboratory courses. Alright, at yan. Ah, nasa, ano pala, may ito pala, kaya pala walang signal. Oo, sige. Alright, good morning kay Glennard Andres. Good morning from, South Korea. Maraming salamat ho sa mga kababayan ho natin dyan ho sa South Korea. Alright, samantala sa iba pa rin hong balita, kinumpirma ng Commission on Human Rights o CHR na dalawang United Nations Special Rapporteur ang inaasang bibisita sa bansa. Ayon sa CHR, bibisita si UN Special Rapporteur on the Sale and Sexual Exploitation of Children, Child Prostitution, Child Pornography, and Other Child Sexual Abuse Material. Mama! Si Mama Fatima Singhate! Simula November 28 hanggang December 2. Susuriin ni Singhate ang sitwasyon at paglaban o pagpigil sa sexual exploitation ng mga bata alinsunod sa international human rights standards. Nakadakda rin dumating si Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion Irene Khan sa susunod namang taon habang wala pa hong detalye hingil ho dyan. At darating din po ito pong linggo na ito si US Vice President Kamala Harris. So ang pangalawang pinakamataas po na opisyal ng Amerika na bibisita po sa Pilipinas this week. So expected ho natin kakaroon ho ng mga pagpupulong, no? Bibisita po si VP Harris November 20. So this Sunday ho yan. Magkakaroon po ng hiwalay na pulong kay Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Inday Sara Duterte sa Maynila. Magtutungo po siya sa ito ang babantayan ho natin sa Puerto Princesa, Palawan si Harris sa Nobyembre 22 para sa isang historic visit. Nako, baka bumisita ito ng Spratly Islands. Aha. Layunin na kanyang pagbisita sa Palawan na pagtibayin ang commitment ng Amerika sa rule of law sa pinag-aagawang South China Sea. Nakatakda rin makipagkita si Harris sa mga residente, civil society leaders at mga kinatawan ng Philippine Coast Guard. So aabangan ho natin ang pagdating ni US Vice President Kamala Harris. Sunday po yan. So wala pa hong mga karagdagan hong detalye kung anong oras ho darating si Vice President Harris. So standby lang. Oo. Tututukan ho natin yan mga katodos dahil malaking event ho yan. Pupunta rin ho siya kasi sa Palawan at sa gitna nga po ng maritime dispute sa pagitan ho ng Pilipinas at China. Naalala nyo nung pumunta si House Speaker Nancy Pelosi dyan sa may South Korea naman yun, ano? Sa Taiwan. So nag-alboroto naman ho ang China. Biruin mo. Actually hanggang araw-araw meron dyan sa Taiwan. Nagpapadala ng mga fighter jet ang China dyan po sa paligid ho ng Strait of Taiwan. Meron na lamang tayo 12 minuto bago sumapit ang ganap na alas 6 na ng morning. Dinepensahan po ni Suspended Bureau of Corrections o Bucor General o Bucor Director General Gerald Bantag yung mga nakumpiska po mga alak. Actually, ang dami nun. Sangkaterbang alak ho yan sa loob ho ng New Bilibid Prison sa Munti. Sa Munti Lupa. So nga po ito ng pagkakasamsam na aabot ho sa 12,000 pirasong assorted items mo na voluntaryo. Isinuko ho yan ng mga preso dyan po sa Bilibid sa ilalim po ng pamumuno ng Bucor OIC na si General Gregorio Katapang. Ayon ho kay Bantag, ito po mga nasabing kontrabando, na recycled na raw ho ito. Kung saan ito umano ang kanilang nakumpiska noong mga nakaraang para operasyon. Ba matindi.
Sa ngayon, patuloy pang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad hinggil sa mga nasabat nga ho na libu-libong piraso, mahigit 7,000 piraso ng beer. Hindi masa, ano bang beer yun? Pula, no? Yoka Babs. Yoka Babs ho yung beer, ha? Alam nyo na yon yung Yoka Babs na beer. Malakas ho si Panon. Paniguradong-panigurado. Log to ka. Ha? Sige. Ay, ano yun na natin? Bulabugin na natin. Ano ba din na drive ni Carlando? Aeroplano? Tatanungin natin, baka makaano tayo. Makuha natin yung detalye doon sa ano. Yung surcharge ho kasi, may request ho kasi itong mga mamang chopper. Actually, ano lang natin, isumbong na rin natin kay Carlando. Meron na rin kasi mga naniningil, mga bigla-biglaan, nagdadagdag din ho sila. Medyo nalilito ho yung iba eh. Naniningil sila na mas malaki yung pasahe kahit wala hong taripa. Meron ho mga ganun na mamang chopper, ano? So, ang request ho nila, ito pong surcharge tuwing rush hour. Jeep ho ito, tsaka bus. Ah, 42-page petition ho ang inihain ng mga transport group sa LTFRB. So, dagdag piso sa jeep, dagdag 2 piso sa mga public bus. So, during rush hour po ito from 5 a.m. to 8 a.m. at 4 p.m. hanggang 8 p.m. Maliban na lamang ho kung Sunday at national holiday kung saan wala hong ipapataw na surge fee, ha, kung tinatawag na sa TNVS ho yan, surge, ha. Ito pong surge pricing, bukod pa ho ito dun sa base na or yung minimum fare, ha. Kasi ho, nung September ho na inaprubahan ho ng LTFRB, surely alam naman na natin ito, no, yung dagdag ho na pasahe piso po. So from 11 pesos naging 12 pesos na po ang pasahe po sa unang 4 na kilometro doon ho sa traditional na jeep, habang 14 pesos na po sa modern jeepney. Okay? Sige. Mamaya-maya, i-ano natin kung mabubulabog natin. Dito ho tayo muna sa iba pa hong mga issue, mga katodos. Ang National Grid Corporation of the Philippines po ay naka-ready na ho sila sa Boracay. So sila po ay may proyekto po dyan sa Boracay para ho madagdagan pa ang capacity po dyan sa Boracay. Sa gitna nga po ng dumarami pong mga turista. Okay? Okay na. Sige. Nakababa na pala, nag-aeroplano. Si Carlando Marquez po ang pangulo po ng LTAP. Nasa Visayas pala si Carlando. Good morning, Carlando! Hello, good morning, Sir Dro. Good morning. Kumusta na? Good morning sa inyo. Medyo maingay pa dito at mababa lang namin sa aeroplano. Mukhang marami kang... Pero narinig naman na kita. Marami kang raratsyadahin dyan, ah. Oh, nandito ka, mababalang ko dito sa Tacloban, bigla tayong lumuwas dito. Aha. At ito kanina, binabanggit nga namin, Carlando, itong surcharge sa jeep, no? Hello, maingay, hindi ko marinig. Carlando, itong surcharge, yung surcharge sa jeep. Narinig mo kami, Carlando? Hello. Wala si Carlando. Halika mo. Hingi tayo ng advice, no? At syempre i-ano na rin natin. Paparating natin din sa kanya 'yan. All right. Good morning ho. Ito sa mga kabubukas pa lamang ho na kanila po mga talapihitan. Maraming salamat po mga katodos. Balikan natin. Baka maingay kasi doon sa airport. Maingay doon. Sa Tacloban pala siya. Ito teka lang. Nangyayari sa internet, mga katodos. Ayan. Okay na? Ayan, Carlando. Yes, ayan, okay na. Pinag-uusapan namin dito, Carlando, yung surcharge sa jeep. Ah, oo.
Yung kasing surcharge na ito, ano, na pinail nila paring Obet ay kami nakasuporta sa kasuporta dito sa division na ito. Dahil talagang grabe na yung ating problema sa traffic, lalo ngayon. Oo, magpapasko eh. Kaya yung rush hour lang naman yon kami, talagang kailangan na namin yon dahil talagang hirap na hirap lang mga chauffeur. Mm-hmm. Dahil kalahati ang pinapasada ngayon ng mga public transport ay napupunta lahat ito sa gastos sa krudo, gasolina, expenses lahat. Okay, eh. Ang kaso kalando Pebrero pa yung susunod na hearing. Eh baka mataas kaya, na mataas na ang presyo nun. Malungkot dahil nga yung itinakda na hearing nito talagang sa third week pa ng February. Mm. Mataas na noon ang baka mataas na ang krudo eh. Ano pa yung parang mawawala na rin ang silbi. Yung inihiling ninyo na puso noon that time. Kahapon, dahil nagkaroon kami ng meeting kahapon sa pag-uusap ng mga truckers, mga buses. Kahapon, nandoon kami sa Sheraton kahapon. Eh talagang baka abutin na naman ng mahigit mga... Sinasabi kahapon, baka abutin na raw ng mga 90 na isang litro na krudo. Grabe, wala... Hindi, wala na talaga. Pagdating ng Pebrero, maghihiring pa kayo. Wala na yung piso ko, lalamunin na. Itong ating nangyayari, sana naman huwag naman mangyari ng ganon. Dahil nagsusumikap naman ang ating gobyerno na makaahon na tayo. Eh, ang problema lang, ito talagang pinakasusi ng ating ekonomiya. Dahil talagang ako, sa sarili ko, ang susi ng ekonomiya natin, Sir Dro, ay itong mga produkto na galing sa ibang bansa. Lalo na sa fuel. Kaya yung pong deregulation law, ito yung dapat tignan ng ating gobyerno dahil ito na yung pumapatay sa atin, Sir Dro. Okay. So, ano pa ho ba ang mga dapat ho nating asahan? Kasi, papasko na, Kalando. Traffic na. Ano pang kikitain? Ala na nga, ito nga, umiiyak na ang ating mga kasamahan sa transportasyon, lalong-lalo na yung mga nakikilabasan lamang, dahil talagang ang inilatag ng ating mga katsuparan. Nandito nga ako dahil ito rin yung pag-uusapan na problema dito sa Tacloban, upunta ako hanggang Samar, ay talagang transport din yung ating mga kausap dito tungkol din dito sa mga problema. Malang krudo dyan eh. Mahal dyan. Kaya dapat masolusyonan diyan Kalando. Baka meron kang panawagan sa ating yan sa ating mga kinaukulan sa pangulo sa kongreso. Talagang dito panawagan natin Sir Dro sa ating mga kasamahan sa hanin ng transportasyon ay lalong-lalo na sa ating mga pasahero ay tulungan lang at talagang kailangan lang talagang maghigpit na naman ng sinturon. Mm-hmm. Talagang pahigpit ng pahigpit yung ating kalagayan sa ating bansa dahil nga dito sa napakataas na mga bilihin natin, lalo na pati mga prime commodities, ay mabuti nga kahapon at inilos ni Presidente yung kadiwa na makakapabili tayo ng mas mababang presyo. Ay magandang balita, kaya kami ay nagpapasalamat sa ating Pangulo kahit papano dahil meron siyang inilaunch na kadiwa na mas mababa ang presyo ng bilihin. Eh maraming salamat Sir Dro sa iyong abala sa pagtsatsaga na tumatawag sa amin. Okay. Salamat Kalando Marquez. Salamat Sir Dro at mabuhay ka. Mabuhay ka. At yan, tatalakayin po ni Kalando ang hinaing din po ng mga mamang chauffeur at operator dyan po sa may Visayas, dyan po sa may Tacloban. Home ano rin ho ng ating home pangulo ang Tacloban. Hometown din po dahil taga dyan po ang kanyang nanay, si dating unang ginang Imelda Marcos. Alright, wala na ho tayong oras mga katodo. Sumasapit na ho ang ating pansamantalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Huwebes. Ngayon po November 17, 2022. Marami hong salamat sa ating mga nagsama sa News Center. Sina Yasmin Pantaleon, sina Haile Duvico, na dyan din po sina Jelly Mendez, Angelica Doctolero, si Hannah Oledan,
si Alan Ibañez sa social media. Salamat din po kay Engineer Wenner Contigino sa atin naman pong technical side. Magandang umaga po sa inyong mga katodos. Muli po, ito po yung lingkod, Drew Nacino. Standby lamang po para po sa susunod na malatuntunan. Kasama po si Senyor Ray Pacheco sa Senyor Balita. Ratsada! 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 Ratsada!